Inala ko dito guys, ang problema dito is baka dahil naka-basic diagram siya, baka itong buck converter is maluwag na yung wire. What's up mga ganigo? Today is pag-usapan natin kung paano po magtubusot or paano magayos ng piso FA window. So tama-tama guys, may tumawag sa akin na that client ko rin, isa rin sa mga bumili ng aking piso FA window. So lampas isang taon bago nagka-problema yung kanyang piso FA window. So ang kanyang concern is nagkakaroon ng opt-in IP. Tapos tuwing nag-harvest sila, is yung board ng kanyang piso FA window is namamatay pero minsan bumabalik. So parang hinala nila is meron sila nagagalaw na wire sa loob. So yung sinabi ko sa gi-explain ko yung dapat nang gawin. So hanggang ginawa lahat yung instruction ko, so hindi niya nasolve yung problema. So ang ginawa ko na lang is sinabi ko sa kanya na dalhin na lang yung piso FA window dito kasi nandito yung mga gamit ko para magayos ng piso FA window. Actually mga kanigo is marami akong naayos ng piso FA window, so hindi ko lang nabablog. So ngayon guys, napag-isip ko na bu-vlog na lang kung paano siya gagawin. So ang kanyang problema is nag-obtain IP siya. Pangalawa is pag nagagalaw yung wire doon sa loob is namamatay yung board ng piso FA window. So alamin natin kung anong dahilan. So itong katabi ko, ito mismo yung IC natin. So ang i-check natin is kailangan natin ipaanda rin para makita natin yung problema. So tingnan natin guys. So guys, kaharap po na ating window. So i-check natin kung ano yung problema. So ito ang kanyang laman. So anong gawin natin is paanda rin kung yung window muna para makita natin yung problema. Okay? So ito yung kanyang saksakan. So ilalagay ko. So nakasaksak na. So tingnan natin. So okay. So wala siyang internet. So lagyan natin nating internet. So kung nakita niya guys, umaandar yung kanyang board or hindi siya umaandar. So kung nakita niya guys, hindi umiilaw yung board pati yung USB tulan. So lagyan natin ng internet connection. Yun, umiilaw naman. So ito nga sinasabi niya guys, no? Pawala-wala yung, so kita na guys, so umanda na siya. Sabi niya pag ginagalaw yung connection is kumaga namamatay yung board. So tayo natin galawin. So kita niya guys, umiilaw, ibig sabihin niya umanda, so may ilaw na green dun. Hindi ko mapasok yung ating cellphone para makita sa loob, so umiilaw yun. So tayo natin galagawin yung work kung totoo namamatay. Sabi niya, pag ginagalaw itong wire, namamatay. So guys, namamatay nga. So makita na guys, di na umiilaw yung ilang cable natin internet dito. Pati yung board natin, yung umiilaw naman. So, ibig sabihin, ginagalaw ko siya, namamatay siya, minsan umandar. So, inala ko dito guys, ang problema dito, is baka dahil naka-basic diagram siya, baka itong buck converter is maluwag na yung wire. So mamaya i-check natin yan. So umanda naman siya. Pero pag ginagalaw yung wire, minsan namamatay. So tingnan natin yung USB talan, wala siyang ilaw. Yun, umiilaw na siya. Umiilaw na. So ngayon, ang gagawin natin is ibig sabihin, umaanda na ating board. So nakita ko kanina, ginalaw ko lang wire, namatay bigla. So ibig sabihin, may problema yung power source ng ating orange spy. So ito yung buck converter. So may silipin ko yan, baka maluwag lang yung wire dito. Kasi itong ginawa ko na
Pisay window is naka basic diagram. So ngayon is ito nga ng access point. So actually sa akin ito, yung sa kanya is na doon sa kanila. So tingnan natin kung hindi siya gumagana. Kung nagkakaroon ba talaga ng opting IP, so kailangan ko ng aking extra cellphone. So ano yun? Kunin ko muna guys. Okay. So ito na yung aking cellphone. So silipin natin, mag-connect daw, subukan natin mag-connect sa PCI Fi window. So natin yan, so klaro ba? So ito yung kan, PCI Fi zone. Check natin yan. So sabi ng aking client, ang problema daw, nag-opting IP. So ito nga, nag-opting IP siya. So buti na yung okay. So hindi tayo maka-connect sa window kasi nag-opting IP siya. Hindi siya maklaro sa camera. So focus natin. Yun, kung nakita niya guys, sa PCI-Fi zone is opting IP siya. So totoo nga yung sabi ng client natin is may problema yung window. So kanina sinabi niya rin na may problema yung board na mamatay. So nakita ko rin yung problema. So ngayon guys, nakita natin nag-open IP. So pag ganyan is ang muna i-check natin yung connection. Baka kasi maluwag lang. So ang ginagawa pag ganito is tinatanggal ko lang ang connection dito. Yung mga wire baka maluwag lang. Ganyan. So ito ganito rin. Tanggalin yan. Yan ibabalik. And then ito tanggalin. Minsan kasi ang problema lang ito is maluwag yung connection or di magana yung pagkabalik, lalo na pag medyo matagal na yung ating PCI-Fi window. So ngayon balik ko na, check nyo rin yung internet connection na baka may problema rin, baka kasi walang internet. So sa akin kasi may error kasi umiilaw siya. So busy mayroong interconnection. So ni-restart natin yung ating antena. Okay. Minsan pag alimbawa, kasi wala ko extra na LAN cable, ang ginagawa ko kasi para ma-sure ko na walang problema yung LAN cable, gumagamit ako ng mga extra na LAN cable. Tanggal ko ito, pinapalitan ko ng extra na LAN cable. So, kung ganun pa rin yung resulta niya, ibig sabihin guys, is hindi na problema yung LAN cable, pati mga LAN connection. So, ang other option ko tinitingnan is, yung SD card. Kasi ito, may internet tayo, umiilaw siya. Kasi minsan pa nag-opting IP, ibig sabihin baka wala kang internet connection. Ito, meron naman kasi umiilaw siya. So, wala lang siyang green. Yun, umiilaw yung green. Umiilaw. So, minsan meron tayong internet connection. Pati yung USB to LAN. So, meron din. So, ang problema. So, kanina tinanggal natin yung mga wire. Ha? So, tingin natin kung okay na siya. Peace Wi-Fi zone. So, the same pa rin. Nag-opting IP siya. So, yung dahilan. So, na-check natin yung LAN cable. Itanggal natin, binalik natin. Ang problema, wala kong extra LAN cable. Iwapalit, baka kasi sira ito. Kung meron kayong LAN tester, pwede yung gamitin yan. So, actually guys, baka okay rin siya kasi umihilaw yung ating, umaandar yung ating antenna. Ibig sabihin, okay, ito lang cable niya, pati umuhilaw rin ito. So, ibig sabihin, okay yung mga LAN cable. Pero kung to make it sure is, gumamit kayo ng extra na LAN cable or gumamit kayo ng LAN tester kung magandang connection. So far, hindi ko magawa ngayon kasi wala ko extra, tapos yung LAN tester ko is hiniram. So, ang second option ko titingnan is, kukunin ko yung kanyang memory card
And then, i-re-replace ko. Baka kasi, nagkaroon ng obtain IP kasi, baka nakurap yung kanyang memory card. So, kailangan ko i-replace. So, nito kanyang memory card. So, bago natin tanggalin yan, dapat nakapatay yung ating vendor. So, ito na lang patay. Tanggalin, dito lang tanggalin. Dito ko na lang tatanggalin or doon na lang sa kung saan ako nakasaksak. Okay, namatay na. So, ngayon is, kukunin ko yung memory card. Dito yung kunin. So, pagtanggal ng memory card, mas maganda na naka-turn off yung ating piece wifi. Huwag niyo subukan tanggalin na naka-handle kasi para maging para ma-make sure na hindi masira yung ating memory card. So, gagawin ko sunod is mag re-replace ako kasi ang software na gamit nito is LPB. So, LPB na rin ang gagamit nito pag replace. So, kailangan ko ng card reader. So hindi ko na ipapakita paano ko sa replace kasi mayroon ko tutorial regarding dito. So, panoorin niyo lang guys. So, ngayon is re-replace ko muna. So, bago ibabalik yung memory card dito sa board. Okay? So, guys, gina-replace ko na siya. So, ginamit ko dito ang pag-replace is balay na chair. So, pwede rin gamitin yung Rufus. So, this time, ginamit ko muna balay na chair. So, hintayin ko lang matapos yung replace sa ating memory card. So, nandito siya. Yung ating memory card. Nandito. Ito yung memory card ng PCI Wi-Fi window. So, i-replace na siya. Kung sakalin na mag-obtain ng IP pa rin, ibig sabihin, hindi yung memory card yung may problema, kundi yung either sa mga LAN cable. So, hindi ko siya na-test kanina kasi wala ko extra LAN cable. So, wala pa ako LAN tester kasi iniram. So, nag-direct ako mag-reformat ng memory card. Pag hindi nag-success yung ginawa natin pag-replace, ibig sabihin guys, hindi na sa memory card yung problema. Either sa board na or LAN cable. So, pag di gumana yung ginawa na, di gumana yung pag-replace tapos binalik ko, di gumana. So, mag-check ako, bukas na bukas is hanap ako ng extra LAN cable or kukunin ko yung aking LAN tester. Tapos kung ganun pa rin, isisika na tingnan ko yung board. Baka kasi sa board na yung may problema. So, normally guys, pag board na yung problema, hindi ko na inaayos, kundi gina-recommend ko na lang na magpalit na lang ng bagong board. Kasi, gaya na sabi ko sa mga video, disclaimer lang na hindi ako expert sa ganito negosyo. So, ano yung mga alam ko, yung mga basic lang. So, hintayin natin. So, nag-replacing pa. So guys, tapos na yung pag-replace natin ng LPB. So, ayan is kukunin ko yung card reader. Okay, hindi yung kukunin ko ang aking memory card. So, mahirap. Ay, naku, mahirap maggamit na isang kamay lang. So, ngayon, ibabalik ko na. So, sana tama yung inaalap ko na baka corrupt yung memory card. Kaya nagkaroon ng obtain IP. So, sasak natin yan. Okay, so, bagong replace yung ating memory card. Sunod is, paan na rin natin. Okay, commander siya. So, hintayin natin mag-loading or mag-boot ang ating PCIe window. So, hintayin natin. Sana tama yung inala ko na baka corrupted lang yung memory card. So, pag di pa rin gumana, hindi pa rin siya na naging okay. So, kailangan ko na i-check yung mga LAN connection. So, hindi ko magawa ngayon araw kasi gaya na sabi ko kanina sinabi ko na is yun nga, wala akong extra LAN cable, wala akong LAN tester. So, hintayin natin.
So, tinawag sa akin cellphone. So, baka nag-loading na. So, punta tayo sa Wi-Fi. So, dahil na-reflash siya, ibig sabihin is nabura yung mga lahat ng dating record. So, check natin. So, check natin. Nakita. So, okay guys, nakita nyo guys, connected na siya. Hindi na siya obtain na IP. Kita nyo guys. So, this is obtain na. Kanina obtain na IP. Ibig sabihin, so check natin kung gumagana. So, hindi pa naglo-load yung logo ng Piso FA. I mean, portal ng Piso FA. So, connected na siya. So, kanina obtain na IP. So, dahil siya naglo-load, kasi bago lang natin na reflash. So, ayun. Okay. Guys, okay na yating bindo. So, nasolve na natin yung obtain na IP. So, ibig sabihin guys, check natin yung chat na ganyan. Yun, gumagana. So, ibig sabihin guys, yung problema ng bindo na ito, na obtain na IP, is hindi sa LAN connection, kundi sa memory card. Nag-corrupt lang siya, kaya nagkakaroon na obtain na IP. So, kung nakikita niya guys, ang ginawa ko na is itanggal ko yung mga connection, baka kasi maluwang lang. So, dahil madalas tayo nagbukas ng ating bindo para mag-harvest ng coins. So, yun na nga, nagagal natin yung mga wear. Ngayon, bago ko ibalik yung itong bindo is kailangan i-double check ko muna yung itong kwan na ito. Kasi sa gaya na sabi ng client ko, namamatay yung itong board. Pag ginagalaw nila, malamang siguro nag-reverse sila, baka malamang maraming pera dito na galaw nila, so namamatay. So hindi ko na ipakita guys paano ko sa ayusin, kasi madilang may ito guys, tinang ko lang yung wire, so sigipan ko lang. So umanda naman siya eh, so namamatay sa pag ginagalaw. So check natin kung namamatay. Eh, namatay, nakita niya guys, namamatay ng LAN cable. Ayun, umila naman. So, ganun nangyari. Namamatay siya pag ginagalaw. So, itong problema. Back converter. So, guys, hopefully, guys, meron kayo natutunan. Ito yung actual na video na paano ko nag-aayos ng bindo. So, okay. So, mga ka-nego, is nag-success yung troubleshooting sa ating video. So, nakita niyo guys, paano ko siya ginawa, paano ko nag-troubleshoot. So, hopefully guys, mayroon kayo natutunan sa video na to. So, bago ko ibabalik ulit ito, bago ko siya ibalik, is kailangan na balik ko siya ng maayos. So, double check ko muna. So, hindi ko agad ito ibabalik. Dahil okay na siya, is i-standby ko siya ng mga ilang oras na naka-under. Baka kasi magkaroon pa ng ibang problema. So, hopefully guys, meron kayo natutunan, especially sa mga baguhan ko, paano magtubos ng Wi-Fi. So, reminder lang guys, no? Walang guys, napansin ko guys, almost na nanonood sa akin channel is mga 60-70% is nanonood sa akin channel, pero hindi sila subscriber ng akin channel. So, this lang guys, pag-like, subscribe ng ating channel para ganaan naman ako gumawa ng mga vlog regarding sa negosyo or yung mga bagay na makatulong sa ating pamumuhay. So, medyo pagod ng araw. Medyo anong oras na ba? Nasa mag-12 na yata. So, naisip ko na lang na abang bago ko ito ayusin, i-vlog ko na lang para makakita kayo na actual kung paano ko sa inaayos. So, saloy, marami ako naayos eh. So, naisip mo na na i-vlog na lang. So, hanggang ito lang. Thank you for watching.